Yo, yo, yo! J.A.K. Moon, Daddy Jake here, and welcome to my YouTube channel! Wow! Yo, yo, yo! It's your Daddy Yo! Daddy Jake here and welcome to my YouTube channel. For today's video, it's unboxing time. For today's video, we'll be doing the unboxing or unpacking for this one. For this one, I got this or I purchased this last May. Ngayon ko pa lang siya bubuksan kasi nga, di ba? September na. So, hello September! Ilang months na lang, how many days na lang, December na, and 2020. For this one, talagang saktong-sakto siya sa bare months eh. So, tignan natin kung anong laman nito. Malambot siya. So, malamang, pangkupap to. So, let's see kung anong laman nito. Itong package na to, bali, nabili ko siya sa isa, one of my friend dito sa India. Isa siyang Pilipino na na-meet ko lang din sa Funko Pop Collectors India na Facebook page. Nagtaka nga ako noon kasi one time nung nagko-comment ako and then meron dong ibang pangalan. So, I just want to give a shoutout to Anthony Ching. Siya yung nagdadala ng mga Funko Pop dito. Kasi sobrang nagbo-boom na rin yung mga Funko Pop Collectors dito sa India. And then for this one, bali, binili ko to sa kanya. And then, tignan natin kung anong laman nito. Grabe, kailan pa to? Yung date nito is May 11. This one. May 11 ko siya. May 11 siya pinadala. So, today is September 7. So, ilang buwan din yun, di ba? Nandiyan lang siya sa ano, naka-quarantine for how many months. So, let's open this one. Gamit tayo ng cutter. So, sa mga bata dyan or at sa adult, syempre kailangan natin mag-ingat sa pagbukas ng or sa paggamit tayo matatalim. So, let's see. Syempre, maganda naman siguro to. I think walang damage. Kasi nga, syempre, Pinoy yung nagpack nito eh. And then, alam naman natin na yung mga toy collector, alam nila talaga kung paano i-pack yung mga gantong mga courier. Especially dito sa India, I think in the Philippines also, hindi rin ganoon ka ano kaayos yung mga yung mga courier company. So for this one, yan, wala na siyang laman. Ito. So, we have here this one. So, meron ako dito. So, I got this Panko tea. This is a Panko tea. Panko TV Black. So, this one is small to medium. Yun. Diba? Funko Fan TV. And Funko Fan TV. Na nagdala siya dito ng mga pambenta. Kasi nga wala din talagang mabilan ng mga gantong mga merchandise or items na Funko Pop. More on mga regular Funko Pop lang din yung mga nandito. And then yung iba, umorder pa sa ibang bansa. For example, sa Pop Culture o yung malapit dito sa Dubai. Nagustuhan ko siya kasi ano eh. Maganda yung combination ng purple and blue. Well, gusto ko lang yung purple kasi favorite color ng wife ko. Diba? Isingit ko pa yun. So, sa gilid, yan nakalagay, Funko. And then, yung TV na image sa likod. Yan, Funko Family. Diba? Yung crown, parang family siya na magkakahawak.
dun sa harap, yun. Pang-kupang TV. So, hopefully, kasya to sa akin. So, ipipit ko later. Nakuha ko naman to. The cost of this is 1,600 rupees. Kasi nga, hindi ko na siya pwedeng bayaran ng peso kasi di wala naman din ako ng peso dito sa India. So, binayaran ko siya ng 1,600 rupees, the Indian rupees. Pag kinonvert natin sa peso, parang roughly 1,100 Philippine peso for this one. I think not bad kasi siyempre yung shipping pa, yung dala niya, bit-bit niya dito, yung airport niya pag dala sa India. I think okay, acceptable yung price na yun. And then we have here, small box. So this is, tignan natin kung okay yung naman ng box na to. Bali, kumuha ako sa kanya ng isang Funko Fan TV na tea and then another Funko Pop. So let's see, wow! Ayos ah. Yun, ganda. Saktong-sakto talaga sa Burmans eh. Yan, meron tayong Funko Pop, Funko number 87. FunkoPanShop.com limited edition. This is pretty Funko in a Christmas. Yan. Parang Christmas edition siya ng pretty Funko. Yan siya. Maganda yung packaging niya. Imaginein mo yun lang. Diba yun lang yun. Tapos binalot niya lang sa t-shirt and then bubble wrap. Yan. Meron na tayo dito na Funko Christmas edition. This is Funko, this is Freddy Funko. Yan siya. Pang ano talaga 'to, eh? Pang September vlog 'to. Diba? Ito naman yung cost nito, nakuha ko sa kanya, binenta niya ng 2,600 rupees. So if we convert that to Philippine peso, roughly to 1,700 peso. I think hindi naman din ganoon kabad yung kanyang cost. Doon din naman naglalaro yung cost netong Freddy Funko Christmas edition. This is my first Freddy Funko. Wala pa akong nakuhang iba kasi nga hindi ko rin naman ganoon ka-trip yung line nito, pero ito kasi may yung value ng Freddy Funko. Hindi siya ganoon ka-baba in regards with the other ng mga line ng Funko. So maganda din siya i-collect. Diba? Ayan. Para makita natin yung actual na image ni Freddy Funko doon sa loob. We'll open this one. Basically, si Freddy Funko, siya yung pinaka mascot ng Funko, no. Siya yung pinaka mascot, si Freddy. Actually, si Freddy, marami siyang klase ng mga character. Meron siyang ibang character. Yung bagong character na nilabas ni Freddy ni Funko, si Freddy, yung Freddy na Jollibee. So ito 'yon. Yan, this one. Yan yung maganda ngayon siyempre sa mga Pilipino na magkaroon ng Jollibee Freddy Funko. That's, I think that is limited edition lang din. So, let's open this. But before that, kasi nga, first Funko, first Freddy Funko ko siya, siyempre kailangan natin mag-gloves, di ba? Trip, bakit ba? Trip ko mag-gloves. Funko Pop ko naman to, so gusto kong mag-gloves para hindi siya malagay ng fingerprints. Siyempre, di ba? Yeah. So this is Freddy Funko wearing the Christmas costume. Let's say, we can say this is a Christmas costume, di ba? Tignan nyo doon na mula sa kanyang Santa hat, yung red and white color combination ng Santa hat. And then, ito pala talaga yung mukha ni Freddy Funko. Kasi first time ko magkaroon ng Freddy na Funko Pop. And then, meron siya yung kanyang damit. Ito niya yung long sleeve.
yung combination ng green na long sleeve and then meron parang pinaka-best. Parang best na nakapatong doon. Na color red. And then yung pangko na crown. Tapos yung parang Christmas. Yan. Snowflakes. Yan. Snowflakes. And then yung kanyang white pants. And then it's kind of gray-brown na sapatos. Ito yung harapan ni Freddy Pangko. Kabilang side. And sa likod. Maganda pala ito talaga yung Freddy Pangko. So I think this is my personal grails na Pangko Pop. Kasi meron mga grails talaga. Ibig sabihin yung mataas na yung cost. Yung mga bolted na mga duma, na mga OG na mga Pangko Pop. And then meron naman tinatawag na mga personal grails. Ito yung mga collect, yung mga favorite ng mga collectors. So for me, this is my personal grails na Pangko Christmas. Diba? Ang ganda niya eh. Kung isa ka sa mga Pangko collector, kilala mo si Freddy Pangko. Like I said, si Freddy Pangko is the mascot of Pangko Pop. Diba? Meron akong meron akong gusto na parang Freddy Pangko, ang itsura niya is si Freddie Mercury. Kasi may hilig nga ako sa mga Pangko Pop Rock, so yun yung pinakagusto kong line. So meron akong hinahanap na sana makakuha ko or makabili ako ng sakto sa budget lang na pwede Pangko na Freddie Mercury. So if I'm gonna rate this pwede Pangko, I will give this kasi ang ganda nung kanyang image, yung kanyang mukha, pati yung costume, sobrang simple lang. I will rate this of course 10 out of 10. This is my first pwede Pangko. And then for this one, maganda yung tea. Sana kasya lang talaga to sa akin. So let's try kung fit nga siya sa akin. So ito maganda. Maganda yung fitting niya. Yan. Diba? Ganda. So fit lang talaga sa akin. Gusto ko itong pwede Pangko. Actually, this is my second Pangko tea. The first Pangko tea that I have. If you remember on my previous vlog, I purchased the Pangko Pop ni Jokoy. So yun naman, meron din kasama siya na Jokoy na Pangko tea. May nakalagay na Joseph. And then yung Jokoy na may signature. So yun, syempre, yung pag mga ganito mga merch talaga, syempre yung quality ng fabric hindi din ganun ka 100%, diba? Kasi, pero maganda yung design niya. Gusto ko yung Pangko Fan TV. Sorry. Pangko Fan TV. Ganda ng combination ng kanyang print. Now we have white, purple, blue, and then yellow na vibes. Yan, Pangko TV. That's it for today's video. I hope you like this video. And if you like this video, just give it a thumbs up. Leave your comment down below. And if you're not yet a subscriber, please do not forget to subscribe and click the tiny bell button to notify you on my new video. Thank you for your time and attention. See you on my next vlog. Smile, love, and peace. Bye-bye. Stay safe, everyone. Yo, yo, yo.